forever kapamilya, Miss Janella Salvador. Kapamilya pa rin si Janella Salvador. Pumirma siya ng exclusive contract kasama ang ABS-CBN executives sa pangunguna ni ABS-CBN Chairman Mark Lopez, CEO at President Carlo Katigbak, COO for Broadcast Cory Vidanes, Chief Finance Officer Rick Tan, Star Magic Head Laurenti Jogi, at mga manager na si Gidget de la Cuesta at Manny Valera. Buhos ang emosyon ni Janella sa pagpirma ng kontrata. I think this day is actually very special because it's been a while since they held something like this. I mean, we've done a few contract signings in the past, but I think it really means even more now to sign with ABS-CBN. Why? Considering we've all been through so much. Musika ang top priority ni Janella ngayong 2024. May bagong music at concert na ikinakasa ang actress-singer. Finally, matutuloy na yung concert ko on April. Hindi pa na-announce, pero April. Before I even fell in love with acting, music talaga yung number one ko. May dalawang pelikula ring lalabas si Janella. Una, ang Under Parallel Skies, kung saan nakatrabaho niya ang Thai actor na si Win Metawin. We'll arise from endings. Kinuna ng buong pelikula sa Hong Kong. The first few days, it was a bit awkward pa. But eventually, of course, we made an effort to speak to each other, to get to know each other. We did workshops together. Right. And working with him wasn't that hard. Samantala, gumigiling na rin ang camera sa kanilang movie ni Jane De Leon na How to Be a Good Wife sa direksyon ni June Lana. Revelasyon ni Janella, may GL o Girls Love movie sana sila ni Jane pero hindi natuloy. There were a little bumps along the way with like approvals and all of that. Right. But in the end, we both said yes na. Okay. Pero hindi siya nag-move past that. Pero of course, I'm aware that everyone's waiting for the GL. Right. Trust me, we're both waiting. Pagdating naman sa pagiging mommy, hands-on si Janella at maayos ang co-parenting setup nila ni Marcus Patterson sa anak na si Jude. We're doing great, actually. We're okay. He makes an effort to see Jude. Okay. But of course, Jude stays with me. Right now, kasi he went to the UK. Okay. Naghanap muna siya ng temporary work doon. Okay. I think he's coming back eventually. And every time he's here in the Philippines, he really makes it a point to borrow Jude every weekend. Congratulations, Mama! 3 years old na ngayon ang kanilang anak na si Jude. Love you. MJ Felipe, ABS-CBN News. Mapapanood ang buong panayam ni MJ Felipe kay Janella Salvador sa On Cue sa news.abs-cbn.com at sa abs-cbn News YouTube channel. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.